Ayan, so good morning. So ang topic naman na i-discuss ko ay yung Rice Crop Manager User Registration. So ito yung usually na ina-access natin pagka may gagawin tayo sa may profile natin as RCM user or mag-re-register tayo as RCM user. So ang objectives at the end of this presentation, ang participant ay expected to be able to understand the use of RCM user registration and then makapag-register and verify ng account using nga yung pag-access dito sa RCM user registration natin. RCM user registration is an app that aims to facilitate monitoring of RCM users and reporting to DA. This will provide a more efficient delivery of extension services to rice farmers. And then RCM Advisory Service users are registered in the sa ating mga database. At saka ito nga yung isa dito ay yung mayroon tayong makakreate na ID natin as RCM user. So saan natin ma-access ang RCM user registration? So ma-access ito via this using this link. So pag sinerch natin sa ating browser, mobile or laptop, ito po yung itatype yung https://rcmuser.da.gov.ph. So pag yan po yung click natin at sinerch natin, mapupunta po tayo dito sa landing page na ito. So meron tayong makikita ang RCM user ID or email. Pwedeng i-type dyan. And then yung password. So, parang nagla-login lang tayo. Parang sa Facebook. And then, meron din dito login button. And then, yun nga yung pagkawala pa, yung magre-register pa lang, ay meron dito yung button na create an account. And if ever naman na makalimutan natin ang password, so parang ganun din siya sa ibang mga social medias natin. Pag tayo ay nag-access, meron din siya dito yung forget password para mapalitan natin yung password natin. So, ano-ano ang features ni RCM user? So, ang mga features niya ay ito, makapag-register as an RCM user, email verification, and then makapag-update ng registration. Ito yung i-update natin yung may ibahin tayo sa name natin, o address, o kaya mag-update tayo ng photo. And then, yun nga yung nasabi kanina, yung makapag-generate ng ID card. And then, makapag-download ng training materials, recent verification, and then yun nga yung makapag-forgot ng password if nakalimutan natin and gusto nating i-reset or i-retrieve yung account natin. So, paano gamitin si RCM user registration? So, una, yun nga, kagaya kanina, i-access lang natin yung link ng RCM user registration natin using this link, https://rcmuser.da.gov.ph. And then, ayan, makikita natin yan. Mapunta tayo dito sa landing page na to. And then, click natin yung create an account. And then, lalabas, pag pinilik natin create an account, lalabas ito. Area na to, itong page na to. So, i-provide lang natin yung following information. Kagaya ng name, middle name, surname, and then yung gusto natin maging password. Ayan. And yung mga other details na kailangan natin. Ano, meron din dito yung personal information, professional information, and then yung photo natin. So, ito yung mga basic information. Yun nga yung name, password, gender, birthday, education, attainment, degree, course. And then provide, ito pa yung iba yung office information naman kung saan tayo affiliated or nag-work. Ayan, kung regional, province, municipality, kung ano municipio, tas designation. And then, of course, yung ating contact details. Ayan, mobile phone number, office address, email address, and saka itong Facebook account ay optional. And then, provide yung profession information. So, ayan, ito yung mga, yung fits information and then training information, kung ano yung applicable po sa inyo. Just click yes or no, I don't know. And then last, yung upload tayo ng photo. So, ito.
ito yung pinakahuli pagka na-fill in na natin yung mga certain details or information na hinihingi to register as RCM user. Ito po yung huli, yung mag-upload tayo ng photo and then submit. And then click agree after reading the user agreement. So may lalabas dito na pag nag-upload tayo ng photo, merong lalabas na user agreement. And then click natin yung agree button. And then note, user agreement displays after successfully filling up the required information in the registration forms and clicking the submit button. Ayan. User agreement displays after successfully. So, ayun na ulit lang. Yan. So, pagka nag-agree tayo dun sa may kanina, eto na, meron pong magpa-pop up dyan na successfully registered. Ayan, your user ID is, yan, and then please check your email. So, ang gagawin natin ay, eto na, email verification. So, check natin yung email na nilagay natin doon, and then yung verified account. Note, a message of successful registration will display. So, eto yon. So, ang gagawin natin, i-check na natin. Pupunta na po kayo doon sa email na nilagay ninyo. And then, doon nyo po i-click yung verify para maging verified user tayo ni RCM. So, sa email nyo, hanapin nyo lang po yung RCM User Registration. Kung marami po kayong mga email na pumapasok o hindi pa nababasa, search nyo lang ito sa search button sa pag nasa email kayo, Gmail man o Yahoo. And then, pag nakita nyo na po ito, i-click nyo lang. Meron siyang message. Hello, name nyo. Ito po yung user ID nyo. At saka yung password. And then, thank you for using RCM User Registration app. To continue using the app and receive updates, ito na yon, yung kindly validate your email using this link. So, click nyo lang po ito. Click here to successfully verify yung account. So, pagka na-click nyo yun, pagka bumalik po tayo dun sa may RCM User Registration na page, makikita nyo po yung profile nyo. Yung account status ay verified. Ayan. And then, pwede na tayong mag-login. Pag mag-login na kayo at as RCM user na, so naka-register, successfully register na tayo and then na-verified na natin yung account natin as RCM user, you can log in na. Balik tayo ulit sa may link na ito, yung RCM user na link. And then i-enter natin yung user ID and password and then click login. Ayan. So, ito naman yung isa na feature niya, yung pagre-replace ng profile o photo. So, pag nakalagin tayo kung gusto nating palitan yung details natin or yung photo, meron dyan nakalagay replace profile photo. Upon successful login, click replace profile photo and then update nyo yung necessary information and then click natin yung submit para ma-save. So, ito yung sample na pagpapalit. So, replace this photo. Parang Facebook lang pag nagpapalit tayo ng profile picture natin or display picture. So, ganun lang yung style. And then, may lalabas dyan na you have successfully updated your profile once naknilik natin yung submit. And then, ito naman yung isang features ni RCM, yung pag-e-edit ng profile. Meron dito pag nag-login tayo, meron nakalagay dito yung edit profile. So, ganun lang din. Pag nag-login tayo, tapos gusto natin i-edit yung profile, i-click natin yung button nito. Kalagay siya, edit profile. And then, i-update na natin dito yung mga need natin i-update. Kanyang mobile number or address. Ganun. And then, click submit. And then, ganun din. Yung pakapag-generate ng ID card. Pag nag-login tayo, meron din button dyan na isa pa yung generate ID card. Upon successful login, click generate ID card, check preview and download ID. Generation and printing of ID card is discussed in details in RCMAS training. Ayun.
And then, ito naman yung pag-download nga, isang features niya din na makikita natin dito sa RCM User Registration page natin ay yung download na, pag-download ng training materials. So, sa may taas, nakikita natin doon sa may tapat ng pangalan natin kung sino man yung nakalag-in. Meron ditong arrow button. Pag kinilik natin yon, meron ditong lalabas na tatlong pwedeng i-click. Yung profile, learning resources, saka yung pag-log out natin. So, sa learning resources, andun yung mga training materials. So, click the arrow down button next to your username. And then, pangalawa, hanapin natin ito. Click natin yung click learning resources to view and download learning resources. So, pag kinilik natin yung learning resources, ito yung aga-appear or mapupunta tayo sa page na ito. Ayan, click on the title of the document to download. So, yung kung ano yung materials na available na gusto nyong i-download. Ayan, meron siyang operations manual, training modules, tutorial videos. And then next is yung pag-log out. So, dun din sa name natin, meron din yung parang arrow down button. So, click natin sa tapat ng name natin. Meron din yung log out. And then, click log out to sign out from the app. So, how to use yung RCM user registration? So, una, connect to the internet, of course. Kailangan may internet. Tapos, i-access natin yung binigay na link. Ito. And then, pangalawa, create an account. Yun nga, pag magre-register tayo, meron doon button na create an account, complete natin yung information, upload photo, click submit, and then mag-agree lang tayo sa user agreement. And then pangatlo, yung pagka nakapag-agree tayo, so i-verify na natin yung account natin. So i-open natin yung email na nilagay natin sa mga details or yung information na kinuha or nilagay natin doon sa may pag-create ng account. So, i-access natin yung email na yon. Log in natin. Check natin yung email from RCM user registration. Ayun. Then, follow natin yung email instruction and then log in using your ID and password. So, ito naman yung pag-troubleshoot. Some troubleshooting tips regarding sa may pag-access natin sa RCM user registration or sa account natin as RCM user. So, ito yung pagre-resend ng verification. Kasi pag nag-login tayo, hindi tayo makaka-login dun sa may yung rcm.da.gov.ph. So, punta lang tayo dito sa may registration link natin. And then, nakalagay dyan yung account status kung verified or hindi pa. Nakalagay dyan awaiting verification. Ganun. I-resend lang natin. And then, check lang ulit natin yung sa email natin. Halapin natin na yung RCM user registration. And then, yung click here. Yun, para ma-verify. Click resend verification. And then, check ulit natin yung registered, yung ni-register nating email. And then follow instruction doon sa may email. Sa mga sisend siya doon kung paano natin i-verify yung account natin sa niregister nating email. And then keep nakalimutan naman natin yung password. Diba nga doon sa landing page natin sa registration page ay meron doon button na forgot password. So click lang natin yung forgot password. And then lalabas ito. I-enter natin yung email address na ginamit natin sa RCM user registration and then click send request. And then punta ulit lang tayo yung hanapin natin yung email na RCM user registration forgot password. And then yun na. Follow na lang natin instruction doon sa email. And then ayun, pag pinalo natin, mare-reset. Meron diyan yung reset. Check this link to start the password reset process. So, ano yung mga na-discuss? Natutunan natin kanina, what is RCM user registration? At ano yung mga gamit nito? Where to access it? Ano-ano yung mga magagawa natin or features na magagawa natin sa RCM user registration?
And then yung some troubleshooting tips, pag nakalimutan yung password or hindi tayo verified user, we can resend yung verification dun sa niregister nating email. And then thank you and any questions?